Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Team at naway maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya huwag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Ito naman, sa mayroong gusto kasing patawag . Okay, tawagin ko muna ito ha. Para bigyan ng pagkakataon. Si Brother Lito Tahil. Hello bro! Hello. Ayun! So, magandang gabi. Yes, anong atin bro? Yung itatanong ko lang yung... tungkol sa pagkain natin ng karning baboy tuwing Berni Santo ba po? Pagkain ng karning baboy tuwing Berni Santo? Oh, di ba? Binawalan tayo niyan, di ba? Mga katoliko lang. Binawalan tayo, di ba? Oh, binawalan tayo. Tuwing Berni Santo. Oh. Bakit yung Bantayan Island na tuwing Berni Santo magpikusta na sila, hindi lang sila matatala? Bakit ang exemption, exempted ba sila dyan, bro? Yes, exempted sila, bro. Sila ay binigyan ng ng paintulot ng Roma na isagawa ang kanilang piyesta tuwing Berni Santo. Kaya kung gusto mong kumain ng karne sa Berni Santo, punta ka na Bantayan Island. Oh, nakapagtanong kami niyan, bro, kasi yan . Napag-usapan namin yan dati, tapos nang kami nakapunta sa Bantayan Island, kami nagtanong at hindi ko naman nakuha yung buong detalye, pero ang nakuha ko lang na info is sila ay may paintulot sa Roma na isagawa ang kanilang piyesta tuwing Biyernes Santo. Kaya kung gusto mo kumain ng kari sa Biyernes Santo, punta ka rin Bantayan Island. Ganun ba? Sabi-sabi nang sa kanila, ganun ba? Kaya nga, nagtanong ako kung bakit. Diba, pariho tayong Pilipino, pariho tayong nanirahan dito sa Pilipinas, isa na tayong lugar. Tapos bakit exempted sila, malapit lang yung patin. Ayun nga, sila, exempted talaga sila, bro. May pentulot sa Roma yung bro. Sila ang nag-request o ba? Mukhang sila yung nag-request ng paintulot at pinaintulutan naman. Oh, ganun ba pala? Sila lang ang pinaintulutan, wala nang iba. So, kung wala nang ibang lugar pa pagtulutan kung may mag-request pa, wala nang ibang lugar. Kaya kung gusto mo lang kumain ng karne, gumasto ka ng pamasahe mo, punta ka ng Bantayan. Yun lang yung tanong ko, seryoso ako dahil, Okay, thank you bro. At bro, salamat po. Hindi lang po. Good night, brother. Brother, dagdag ko lang, hindi lang po Good Friday ang Biyernes Santo ang bawal ng karne po. So, ayon sa Code of Canon Law natin, 1250 to 1251, abstinence po talaga from it, talaga yan, the whole Friday, the whole year po, no? So, hindi lang po Good Friday yung bawal ang karne. Para sa mga information sa lahat, nasa Code of Canon Law yan, 1250 to 1251, abstains from meat dapat, the whole Friday and the whole year po. Yun po, dagdag lang kapatid. Okay na ba yun bro? Ngayon bro, ako nalaman bro, ngayon ko lang nalaman ang reason kung bakit pinagbawal. Okay. Thank you sa iyo, Brother Tahil. Maraming salamat sa pag-contact sa akin. Ayan, bye-bye! Thank you, bro. Bye-bye, good night.
daw, bro. Good evening. Yes. Ano, good evening po sa lahat na nandito sa ano, punto por punto. Meron lang po ako ano, yung itatanong. Sinend ko po sa ano mo, yung picture. Diyan po sa ano mo, messenger, yung dyan do alabado. At dyan, saka yung punto por punto, faith and morals. Ay, dyan do alabado ka nag-send? Dyan do, hindi sa Jandi? Hindi po. Oh, at saka sa faith and morals. Okay, so silipin natin yung dyan do alabado, ano? Doon daw siya nag-message. Anong pangalan, bro? Bien, Bien Bimboy. Ah, Bien Bimboy. Okay, itong picture na ano, na cross? Yes po. Itanong ko lang po dahil bigay po yan sa papa ko. Kung ano po yun ba? Yung simbahan po ba ngayon? Yung, parang yung cross kasi niyan, sa likod niyan sa ano, yung sa Mother of Perpetual Health. Tapos parang may ano yan, yung dasal. Parang oh, ganun. Ang masyadong maliit kasi yan, parang na kita na yung dasal sa sepultorero ng ano, ng Panginoon. Hindi ko alam kung sa occultismo ba yan o ganun. Okay, kaya mo ito sagutin, Brother Tata Rosal? Brother Jando, mayroon naman ako sa dyan, Brother Jando. Sandali lang, hindi iba sa Jando. Yan ba yan? Mayroon ako dyan. Yung laminated lang yun, brother, no? Isang ano lang? Plastic? Yes po, isa lang. Nandiyan sa altar ko, arati yung mayroon ako dyan. So may prayer yun sa, ano, sa likod, di ba? Yes po. Okay, so mayroon ako dyan sa Katoliko yon. Pero kailangan, kahit pa sa Katoliko, kung galing yun sa school system, sa Balwario, contaminated pa rin yun. Pero mayroon ako, authentic yun, sa simbahan yun. Sa simbahan? Oh, okay. Ang sa amin dito, brother, ha? Ang sa amin dito, eh, binigyan kami yung ng bautista sa amin, yung isang latrine, tatlo sa pisina na babae, nasunog ang dexdidi. Yung naturang cross na laminated lang, dandyan sa kanilang table, hindi nasunog. Yung telephone, computer nila ay nasunog. Yan ang dahilan, kinuha ni Father Lim Naval, ang aming CEO dati, nandun kang Father Lim Naval. Dahil sabi ni Father Lim, bakit hindi ito nasunog, na laminated lang ito eh, salupin lang. Saksi naman yung Brother Wendell, dahil sa panahon yun, nandiyan pa si Brother Wendell sa Dixie. So, hindi nasunog, brother. Ang sa likod dyan, may prayer. So, sa atin yun, brother, hindi yun sa... Pero mag-ingat po tayo, baka galing yun sa occultism, so contaminated pa rin yun kahit pa sa Katoliko yun. Bali po kasi, ano, bigayan ng papa ko, yung imaong papa ko. Tapos ngayon, sinalik ko yun sa... Kunin ko naman ang sa akin, ha? Kunin ko muna. O, sige, para kunin muna, brata. Habang kukunin ni Brad Tata, ay may tanong din dito si Chanda Medalia. Chanda Medalia Guande, kanyang tanong is, good evening, bro JD, at sa buong team. Curious lang po ako kasi di ba pwede sa ibang bansa ang same-sex marriage? Yes? Catholic po ba yung mga nagpapakasal at ang nagkakasal? Or sa church po ba ang kasal? Salamat po sa sagot. Okay. Sa same sex marriage. Pero brother Jando. Ayun. Ito na. Ito lang. Silupin lang ito, ha. Pero sandali, magamit po ako. Pero nasunog ang dexdidi. Hindi ito nasunog. Tatlo yung nandun sa Kapader Lim. Siya ang nag-tip sa naturang cross. Pero sa likwa, yun. Ang sa front niya. So silupin lang, pero hindi nasunog, ha? Silupin lang, pero ang computer nandyan sa table nila, pati yung telepon, nasunog. Pati yung aming sa amin sa, kung alam niyo mo, Brother Jando, yung XDD noon, di ba? Palagi kayong, ang apoy galing sa FM, dapat magpunta sa AM. Pero hindi nakapunta sa AM, na si Brother Rendell nagtaka. Dahil yung mga aklat niya lahat nandun sa AM. Pero ang AM, Brother Jando, nilihayan ng apoy.
nagpunta sa opisina at sa punta na nagpunta ng opisina ng aming manager. Yun ang dahilan na itong na-cross, hindi nasunog. Oh, salupin lang ito. Pero ang telepono at saka yung computer, nasunog. So may prayer ito sa likod ito. So sa atin yung brother. Yun. So, yun ang sagot. Bali po, ano po, yung binigay po yan sa papa ko yung buhay siya. Tapos ngayon, sinama ko po yun sa ano, yung ano ba, yung blessing, yung Father Darwin. Hindi ko kung galing yun sa court, yun ng papa ko. Ang pinalaminit niya, binigay sa akin. Tapos yun, sinama ko yung kaya, no, sa blessing ni Father Darwin. Ano ba yun? Okay po ba yun? Okay. Dahil nilagay ko kasi sa altar. Okay po. Pinakita nga ni Bantata, okay. Meron siya, oh. Pwede, pray mo, brother, araw-araw yung prayer sa iyong naturang prayer, pwede araw-araw mong basahin. Pray mo. Okay. Kaso nga lang po, hindi mo basahin, dahil sobrang liit naman. Sige lang po, ina lang, ano, yung tinanong ko, baka sa occultismo po yun, nilagay ko kasi sa altar, pero nablisingan na yun ni Father Darwin. Pero actually, may malaki nito, si Doktora Carmen Barbon, o Diyosman, malaki ito sa kanya. Ito guys, maliit lang, pero may malaki nito. Ayun lang po yung ano, tanong ko. Maraming salamat po sa ano. Good evening po. Salamat po, Brad Tata. Brad Endo. Oh. At saka, sa lahat po dyan. Brad Wendell, Brad Henry. Sila ni Brad Angel. Lahat po na nandito. Yung sa ano to, about ito sa Holy and Exercise Oil. Merong anak ng isang kapitbahay o kakilala na hindi sila Katoliko pero may sakit yung alam mo yung ugahip? Ano yun sa ano eh, Bisaya yun ano eh, yung ano yung sa bibig banda yun. Ngayon pinahiran daw niya ng Holy and Exercise Oil namangha yung magulang dahil kinabukasan gumaling. Ngayon, gusto nung tatay na magpa-bless ng oil sa exorcist. Pero ang tanong doon, hindi siya Katoliko. Pwede ba daw 'yon? Oy, batata. Isa na yung buwan na dapat magkatoliko sila eh. Dahil napagaling sila sa exorcist oil na bless ng pare. Isa sa experience natin, Brother John Don, at tayo ang nag-handle ng deliverance dahil out of town si Brother Wendell, so wala tayong magawa. SDA ha? Mga pamilya ng SDA, ama at saka ina, yung anak nilang 16 years old na babae, yun ang may makita. Dan, sa nagpunta na sa office, sabi ng katikista at minister na kapibahay nila yun ang nangyaya sa kanila na magpunta na lang sa deliverance office at cathedral dahil more than 10 ang napuntahan nilang abularyo, mas lumala. Sabi ng katikista may 3 na tao na sa harap niya na palaging kasama. Pero panahon na ating pag-deliverance, umiiyak yung ina at nakita nila na grabe kay Victor. Madali rang i-cast out yung demonyo ng ibang sikabre de Jendo ay kumpara sa Katoliko. Dahil experience sa mga exorcist, ang Katoliko, nandiyan ang grasya natin, pero sinayang. Hindi nila alam, samantalang yung sabi niya, isa dala yung ibang sikta, hindi nila alam ang grasya. So, madali ra. So, ang pagkatapos, sabi ng isang anang ina na pwede ba sila bumili, kung hindi ito ang pinibilihin dahil sa criminals to, pwede kayo, pero kailangan ba kayo na kung pwede, magkatoliko kayo. Eh, nakita naman ninyo na epektibo eh. Then, wala yun sa SD. At saka ang may authority na mag-bless nito parang maging exercise oil is amin lang kaparian. So, yun ang dahilan. Nakatuliko sila at nag-safety pa whole family. So, mas maganda siguro si Sid na sila nga magkatuliko. Kaya hindi basta-basta magamit sila dyan dahil hindi pa sila katuliko. Pinakita lang siguro ng divine intervention na nagaling sila para isa yun sa mga paraan na maging Katoliko sila dahil walang sakramento sa mga ibang sita, sa Katoliko lang.
reference daw po ng yung bawal mag-alay ng pagkain sa patay, like magdala sa sementeryo, sa altar, mga ganon. Reference daw po niyan, it's either CCC number. Brother Angel, brother dyan daw, mga CCC. Mga Brother Angel. Una po sa pamahiin kasi yon, no? Deuteronomio, dating Biblia po. Deuteronomio chapter 18 verse 10 to 12. At yung mga pamahiin natin, lahat po yan. So 12:16 to 12:17 at saka yung 21:38 superstitious beliefs ng CCC. Yun po yung mga pwede nating reference na pwedeng ano. Pamahiin, exact word na pamahiin, yung pag-ahain na yan, pamahiin, yun. Mismo sa dating Biblia mo mababasa yon reference, Deuteronomy chapter 18 verse 10 to 12, Tagalog. Dating Biblia po gamitin niyo. Opo. Salamat, Brother Angel. Last na, Brother. Sa ito ha. Ano to, history. Sa tradisyon ng gitnang panahon, medieval tradition, ang pangalan ni Salome bilang Mary Salome ay isinama sa mga tatlumpong Maria na itinuturing ng mga anak ni Santa Ana na siyang ina ni Birhing Maria at ina ni Jesus. Totoo ba daw po yun? Brother, ano, Brother Genre? Yes, ano yung tanong, bro? Sorry, hindi ko narinig. Pakiulit. Mga bata, Brother Genre, ha? Ang concern nito ay sino daw po itong si Mary Salome. So ang usahin ko, sa tradisyon ng gitnang panahon, medieval tradition, ang pangalan ni Salome bilang Mary Salome ay isinama sa mga 30 Maria na itinuturing ng mga anak ni Santa Ana na siyang ina ni Birhing Maria, ang ina ni Jesus. Yan po. Tapos, ano yung tanong doon? Curious lang po siya doon sa Mary Salome. Totoo ba daw yun? Anak po ng Saint Anne. No, hindi. Kasi sa tradisyon, sa Bible Dictionary, nabasa ko ni Scott Hahn, Bible Dictionary ni Scott Hahn, si Mother Mary, isa lang yan na anak. Isang anak lang si Mother Mary, no, sa tradisyon, second century tradisyon, late na rin nanganak si Santa Ana dahil ano, may problema rin siya sa panganganak. So si Mother Mary parang gifted child niya, gift of God na child, no? Matanda na rin si sister at si Saint Ana nanganak kay Mother Mary. So isa lang po si Mother Mary, wala po siyang kapatid, no? Sa nabasa ko 'yan sa Bible Dictionary by Scott Hahn sa buhay ni Mother Mary. So, hindi po yung totoo na magkapatid sila ni Salome. Si Salome ay ano, siya ang nasa Mark, yun, Mark 3:6 ba yun? Kalimutan ko na yung Mark 3, basta nasa Mark na ano siya, pinsan yata yun ni Mother Mary. Hindi siya magkapatid talaga na ano, na parang yung biological sister, hindi po. No, again, si Mother Mary po, hugtong na anak lang niya ni Santa Ana at saka ni Saint Joaquin. No, pinagkalooban sila ng anak, medyo may edad na po yung dalawang mag-asawa. Hirap din po mga anak si Sister si Santa Ana according sa tradition. Sabi dito, bro, tanong ko lang, bro. Okay lang po ba sa may okay lang ba na may sakrament pars ka na sa Benedictine rin hawakan ng ibang tao? Tapos yung tao po ay hindi po Katoliko, ibang sekta po. Okay lang po ba? Okay, sige.
Okay lang, pero mag-ingat tayo dahil hindi basta-basta, baka ma-retaliate po kayo. Dahil yung hindi mo alam yung ibang tao na naandol sa cultism eh. May habak o may anting-anting, di ba? So mag-ingat po tayo, kahit pagkatoliko, hindi tayo basta-basta magpa-ano bang sa tawag sa pagdodondo yung ikapo nila to. Ano yan? Basta-basta kumawak. Maghawak o magpapatak natin. Hindi basta-basta maghawak kayo dahil deligado sa retaliation. Hindi natin alam yung isang tao involved po siya sa occultism. Actually, kadalas ang experience namin, pag may diagnose kami, positive na may third eye o psychic ability, pag pahawakan ko ito, mainit nila sa talaga. Talagang mainit sa kanila. Pero hindi basta-basta. Paano kung may hawakan niya, mayroon kang suot na Benedictine ring, tapos yung may nakita ka sa daan or sa ang lugar na sa public places na yung mag-shake hands ka. Yung ganun, or di kaya yung tradisyon ng mga Pinoy na magbe-bless. Kahit, okay, no crabs lang dahil ang intention ay mag-shake hands lang po kayo. Hindi naman intention na mahawakan yung Benedictine ring mo, pero may mga Marian server dito sa amin na na-process namin noon na hindi pa siya na-process. Pag mag-bless siya sa atin dahil magpunta sila sa bahay, mag-bless, siya ang maghawak sa aking kamay. So, ako lang maghawak ko dahil mainit yung ring mo, may kapangyarihan. So, siya ang mag-bless, parang hindi maka ano yung sa exorcism ring sa kanyang noo. Pero yun, ang kadalasan yung sa mga may third eye, may natawag natin na aversion of sacramentals. Pero yung pagpahawag lang kahit sino, hindi tayo basta-basta, mag-ingat tayo dahil delikado sa retaliation. Brother Ta, pahabol, kasi narinig daw niya ito nung nasa radyo ka noong Sunday. Yung dong crucifix na baliktaran, hindi po pwede yon. Anong color crucifix na baliktaran? Yung si Jesus, sa harap at saka sa likod, meron po. Ay, sa Sunday ko, hindi ko yun nabanggit yung nag-topic ko about sa sign of the cross. Sorry, hindi pero, ko alam kung Sunday, basta narinig ko niya doon sa live ninyo. Yung back-to-back? Opo. Si Sedna, hindi baliktaran yun. Magkabilaan. Magkabilaan. hindi baliktaran, hindi ba yun? Pero okay naman, basta galing yun sa simbahan, niligaling sa cultism at itablis. Pero ang problema, kahit pa hindi yun nag-back-to-back, pero galing sa cultism, delikado pa rin yun dahil contaminated yun sa cultism pag galing sa albularyo. Pero okay po yun, Brother Ta, pag wala, hindi siya cultism. O depende sa nagawa, sa intention, o kailangan na-interest natin kung sino, saan galing, saan yan nabili. Okay. Baliktaran ko na ako dito. Isa yun sa ating tingnan saan yan nabili. Dito basta-basta.